Pabagsak na ng pabagsak. Uy, pababa ng pababa. Sabi nga, spaghetti pababa na ang rating ni Vice President Sara Duterte. Anyari, kala ko ba most trusted yan? Yes, mataas pa rin naman yan, pero bumababa. Anong ibig sabihin ng pagbaba ng rating na yan? Medyo marami ang hindi nagugustuhan itong mga ginagawa ni VP Inday Sara Duterte. Bakit bumababa? Ibig sabihin, teka ma, mukhang iba yung ginagawa mo ah. Mukhang naliligaw po kayo ng landas ah. Yung pagsapi-sapi niya dyan sa oposisyon niya, yung grupo ni Digong ng tatay niya, which is expected naman natin yan. Kanino pa mapupunta yan? Siyempre sa pamilya niya. No? So bumaba po ang rating. Itong satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte, nagiging spaghetti pababae ka nga. Sa bagong survey po na inilabas po ng Tangere, Participation with Acquisition App Incorporated, bumaba po itong satisfaction rating ni VP Sara Duterte matapos po ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd. Kasi ang tingin naman ng iba, ang assumption ng iba, parang tinatamad ka na. Bakit naalis ka? Yeah? Or baka magiging all-out ano na ito, all-out opposition na ito, or baka naman nag-prepare na siya sa pangangampan niya for 2025 and eventually for 2028. So parang selfish act ito. At maaga pang ang pamumulitika eh. Sabi ni Scudero, early politicking niyang mga yan ang ginagawa niya. Sabi ni Lacson, ito pag-anunsyo na tatlong Duterte ang tatakbo, eh ano din yan, political strategy yan. O tingnan mo ha, coming from the side of the Dutertes, maaga nangangampanya itong mga to. Yan, after niya mag-resign, bumaba ang rating niya. And on the contrary, tumaas naman po ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. In fairness ha, eh totoo naman, maganda naman ang ginagawa ng presidente. Ayon po yan kay Martin Peñaflor ng Tangere. No? Ang survey po ay ginawa noong June 18 hanggang June 21. A matter of 2 points ata ang ibinaba nito. Teka, check na natin. Alam ko 2 points naman yung binaba dyan. Pero kung magtutuloy-tuloy yan, kung every month bababa yung kanyang rating dyan, ako, dihado siya dyan. Diba kapag dating ng 2025, tuluyan ang bumagsak yung kanyang rating dyan. Ayan, ang binaba po, ang rating niya kasi noon ay nasa 52%. Above the majority. Majority pa rin naman yan. Mula sa 52%, ay bumaba po siya ng 50%. So 2 points ka coffee ang ibinaba ng kanyang rating. At ito na ngayon, sige. Matapos itong pagbaba ng kanyang rating, itong alyansa ka-coffee, yung kampo ng tatay niya, nananawagan naman ngayon kay VP Inday Sara Duterte. Total, nag-resign ka na dyan. Total, umalis ka na rin naman dyan sa administration. So, validation din yan. Yan po ay confirmation na hindi ka na parte ng unit team. So, ang panawagan ngayon ng alyansa ni Digong, ng kanyang mga followers, ito nakikita nyo sa screen nyo, si Inday Sara Duterte na raw ang pahawakin dito sa maisog. Siya na raw ang gawing maisog dito. Ayan, nakikita nyo sa screen ninyo, ka-coffee ha. Ayan, ang title nito, ba tayo tumaas? Duterte allies ask Sara to lead them. Kasi sa maisog rally, sinong leader dyan? Taps, yung Taps, front lang naman yung Taps eh. Si Atty. Vic Rodriguez, Glenn Chong, Harry Roque, yan yung mga maiingay eh. Diyan sa maisog, no? So wala silang, kumbaga, icon. Si Pastor Duterte, sabi nila, epitome daw ng maisog, pero hindi pa rin nila leader. Wala pa sila nakikitang leader diyan sa maisog. Baka walang interested. So anyway, ang panawagan nila ngayon, bakit hindi nila si VP Inday Sara Duterte na lang ang humawak sa kanila? Yan yung kanilang call to action. Conveners of Akbang ng Maisog, isa pong movement na sinimulan po ng grupo ng kanyang tatay, si Digong. Ay in-urge nila, hinihimok nila si Vice President Sara Duterte na mamuno to lead the struggle of the Filipino people. Really? Tama ba? Pangunahan ang paghihirap daw po ng mga Pilipino and that she is no longer part of Marcos's cabinet. This developed as the opposition coalition Tindig Pilipinas characterized her as no champion of the democratic opposition, having kept her silence on the issues of Chinese incursions and the West Philippine Sea, among others. Yung tanong siya, kung siya na ang leader nito, kaya niya bang magsalita against China? Kaya niya bang i-assert ang teritoryo ng Pilipinas? Eh baka no comment yan. I-consider ninyo, Tindig Pilipinas, i-consider ninyo. Baka mali kayo ng gustong maging leader, no? Baka mabigay tayo sa China. Duterte resigned Wednesday as Education Secretary and Vice Chair of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. We stand solidly. Wow. Masahin natin statement nila.
We stand solidly behind the courageous decision of VP Sara. Very good decision. Kasi iniwanan niya ang DepEd. Sakripisyo kasi yan eh. Para kahit pa paano, mapaganda naman natin. Okay, thank you, VP Inday Sara, sa pagre-resign dyan sa DepEd. At least makapili ng mas mainam, no? Natatayong kalihim dyan sa DepEd. As the nation's second highest ranking public official, the most credible and popular one at that. Wow! The most credible daw, ha? And popular. Wow, tinalo si Marcos, ha? Vice President Duterte is in the best position to lead the people's voice against the excesses and abuses of the Marcos administration. Talaga ba? And to prevent war from breaking out, sabi po ng statement ng movement na ito. Ino-comment nga si Sara dyan, dined mo na kayo. Hindi nga kayo pinansin sa statement nyo na yan. Formed in time for the January rally in Davao City to seemingly rival the launch of Bagong Pilipinas, the Maisog movement has evolved to be a political counterforce to the Marcos administration. No! Hindi yan yung intention. Ang intention yan, mangampanya in preparation yan for 2025 elections. Kaya nag-iingay yung mga yan dahil nagkangampanya na yan para po sa nilalapit po na election. Hindi dahil tutulan itong pagbabago ng ating konstitusyon. Balinaw naman eh. Sinasabi ng presidente eh. Economic provisions lang ang babaguhin. Tapos ang pinipilit na hina-highlight nitong Maisog, ibabaguhin ng konstitusyon. Imbento nyo lang yan. Kayo lang ang nagsasabi niyan. Ayaw nyo pang aminin na yung pag-iikot nyo na yan, ikampanya nyo yan for 2025 elections. Yung mga nagsisipagsalita dyan sa Maisog, tatakbong mga senador yan. Nangangampanya lang yan, nagtatago lang yan, kunya-kunyari lang yan, prayer rally, pero magsisitakbo yung mga yan. Davao City Mayor Sebastian Duterte had consistently hit the president for supposed inaction on vital issues facing the country in several rallies. Maisog's statement on Wednesday also slammed the supposed suppression of its activities by being denied permits to hold rallies in Bustos, Bulacan, Dumaguete City, and Tacloban City. It further noted that those who supported the Maisog rallies, like Davao del Norte Governor Edwin Hubahib and Cebu City Mayor Michael Rama, were suspended. No, fake news yan. Hindi totoo na sinuspend sila dahil inalaw nila ang pag-organize itong Maisog rally. Sinuspend sila dahil nagkaroon ng violation. Again, pwede nyo naman i-contra yan, di ba? Tagmo kayo ng Korte Suprema. If valid yung inyong arguments, valid yung inyong claims, why not, di ba? Hindi managot yung nag-decision dyan. Huwag na tayong gumawa ng fake news. This, Maisog said, indicate how the Marcos administration is abusing the powers and resources at all at its disposal. Wow! The movement also accused the president of bringing the country into a situation with a real and the present danger of war. In line with this, the hakbang ng Maisog Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security, itong TAPS, therefore extends this invitation to Vice President Duterte to take over the helm in this historic and heroic struggle at this crucial juncture of our nation's history, sabi ng Maisog movement. Ang problema, hindi nga kayo pinapansin ni VP Inday Sara Duterte. And sa tingin nyo ba tatanggapin ito ni VP Inday Sara Duterte ang pamunuan ng Maisog? Ngayon hindi yan. Hindi pa yan, kakopi. Pwede siguro, October, pagkampanya, campaign period na, posible niyang tanggapin yan. Pero hindi ngayon. Kasi ang narrative ni Sara Duterte, friendly pa rin siya. Friendly pa rin siya on a personal capacity, ha. Friendly pa rin siya kay PBBM, which I don't believe. Hindi ako naniniwalang friendly pa siya kay PBBM dyan. Pero yan ang kanyang narrative. So kung from this moment, tatalo na agad siya sa Maisog, masisira yung narrative niya na friendly siya. So hindi pa yan. Maglalayo pa yan. Kumbaga, yung sugat naghihilog pa lang eh, no? Yes, parte ng opposition. Eventually, magiging parte yan ng opposition and even leader ng opposition. Pero not at this time. Hihintay pa yan, bibuelo pa yan. Baka sa campaign period, magugulat na lang tayo. Nandiyan na sa Maisog rally. Pero as of the moment, hindi pa yan, kakopi. Kasi masisira yung narrative niya na friendly siya kay PBBM. Yun na ang gusto nilang palabasin, eh. Friendly pa rin siya. Eh. Kasi they are testing the waters. Sinacheck nila yung pulso ng taong bayan. Isinusukat nila yan. But the opposition coalition Tindig Pilipinas said the Vice President's resignation from the Department of Education is not the birth of a new opposition as suggested by her cheerleaders. On the contrary, it is the liberation of our education system from her leadership tainted by issues of confidential funds, misuse of incompetency, the group said in a statement. Hindi ba? Hindi ba yan ang naging mabigat na issue sa
kampo po sa poder na ibipid ni Sara Duterte itong paggamit ng confidential funds na hindi may paliwanag ng maigi. Di ba yan yun? Late lang yung pagre-resign. She is no champion of the democratic opposition from staying quiet on China's violence in the West Philippine Sea, protecting accused rapist Apollo Kibuloy after her active defense of her father for his EJK crimes. Her actions merely highlights the fractious dynastic power struggle that burdens the Filipino people. Sabi nila, we call on the Filipino people to maintain unwavering vigilance and steadfast dedication to authentic reform, transcending mere surface-level changes in Trapo leadership. So ano gusto nyo? Ibalik si Duterte. Hindi na pwede. Hindi nyo ba nagigets yan? Hindi na pwede si Duterte bumalik bilang presidente unless you change the constitution. Eh ayaw nyo mang baguhin ng constitution eh. Bakit gusto nyo? Ang sinisigaw nyo lagi, ibalik si Duterte, ibalik si Duterte. Hindi nga pwede. Dahil nakasaan sa konstitusyon natin, hindi na pwedeng tumakbo ng re-election ng isang presidente. 6 na taon lang yan. And you change the constitution. Ang ganyan niya nagsisisigaw kayo eh. Ano yung baguhin ng konstitusyon? Paano mangyayari yan? Ano may ibabalik yung si Duterte? Never. And ang tanong dyan, ibuboto ba siya ng taong bayan? And hindi mangyayari yan ka-Coffey. Unless si Sara Duterte tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 at supportahan siya at iboto siya ng taong bayan, that's the time na magiging Duterte ulit ang presidente. No? So, chillax lang kayo dyan. Hintay lang kayo. For the meantime, irespeto nyo kung ano yung binoto ng 31 million Filipino si PBBM. Irespeto nyo yung kanyang desisyon dahil panahon niya to. Diba? Anong panahon nyo? Pinakialaman ba kayo ni Marcos? Hindi naman, di ba? O ngayon, hayaan nyo siyang mag-lead. Hayaan nyo siya dumiskarte. Hindi yung sasakalin nyo yung liig na ganito yung gusto nyo, etc. etc. Diba? Huwag naman ganon. O siya, anong sa inyo dyan ka-Coffey? Tatanggapin kaya ni VP Inday Sara Duterte itong alok ng TAPS na siya na maging leader nitong maisog? Sige, comment yes kung tatanggapin, comment no. O kung ayaw ninyo, o kung wala kayong pakialam, walang paki. I-comment nyo dyan, wala akong paki dyan sa TAPS. O siya, sige, paalam na sa inyo ka-Coffey kung nasa Facebook. E pasuyo, please like and follow sa Facebook page. Nasa YouTube, please click lang po yung subscribe sa baba at i-like lang po yung video na yan for our attendance check. Alright, ako'y magpapaalam na sa inyo, ka-Coffey. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!